Hustisya ang sigaw ng isang mag-anak sa Bulacan matapos ang karumaldumal na pagkamatay ng kanilang 15 anyos na kaanak. Blanco pa ang pulisya sa kung sino ang suspect pero ang kapatid ng biktima may suspetsya. Nakatutok si Marie Zumali. May mga paso na sigarilyo sa braso, pasa sa katawan, marka ng sakal sa leeg at wala ng buhay. Ganyan natagpuan ang isang babae sa damuhan sa bypass road sa Bustos, Bulacan noong Biyernes ng umaga. Kahapon, natukoy na ang pagkakakilanlan ng babae. Siya si Princess Marie Dumantay, 15 anyos, na naiulat na nawawala noong pang August 12. Agad nagsagawa ng backtracking ang mga pulis sa mga huling pinuntahan ni Princess, pero hirap pa raw silang matukoy ang motibo sa krimen. Hinahanap po namin, talagang dinap lang po dito sa lugar namin. Wala po talagang makuhang CCTV po dito sa lugar na to. Iba naman ang hinala ng kapatid ni Princess. Hinala po namin may kursunada po yung nagtangkang mga rib sa kapatid ko. Kilala niya po yung gumawa sa kanya. Base po sa chat po ni Prince sa kaibigan niya na sinend po sa amin na mayroon daw pong taong pinangakuan siya. Nabibilan siya ng dalawang bike. Meron daw po nagsusundo doon kay Princess. Mapapansin namang walang mga poste ng kuryente sa lugar. Kaya masasabing napakadilim dito ng mga oras na pinaniniwala ang iniwan dito ang biktima. Bakit tinatado nilikan ako? Ano ba yung salala ng bata? Dapat ako na lang. Hindi tao gumawa nun, hayop ang gumawa nun. Sana mabigyan po na ang katarungan yung anak ko. Bibigay ko sa kanya regalo na mahuli. Hanggang ngayon naman, ma'am, hindi ko pa rin matanggap. Kasi ang dami namin pangarap para sa kanya. Ang dami namin plano. Ang dami namin gusto namin marating para sa kanya. Hindi namin inakala na mangyayari kay Princess. Napakahirap po tunggapin at hindi niya po deserve yung nangyari sa kanya. Binatutukan natin yun. 48 hours. Ibigay ako ng 48 hours. Kukunin natin pang update na PNP. Tungkol dito. Marie Zumali, nakatutok, 24 oras.